DNR daw yung nagpatambak nito. Hindi naman DNR ang patambak nito, DPWH. Under po ng DPWH ito. Ano sagot mo? Ha? Sagot ko, DPWH. Tinanong mo sa akin, ako muna ang magtanong sa'yo. Sa pagkakalam mo, sino po? Ayun, nagtanong ako sa'yo, hindi ko po alam. Dahil ikaw nakaunag live na doon. Kaya nakalagay doon, Philippines, vlog ng Philippines, pero nakalagay, Project of China. Wala naman nakalagay doon, Project of the Government eh. Nakalagay doon, Project of China. Oh, sino po ba ang nag-project? Di ba ang liwa-liwanag? Sa mga video ko, DNR daw yung nagpatambak nito. Hindi naman DNR ang patambak nito, DPWH. Under po ng DPWH ito. Ano sagot mo? Ha? Sagot ko, DPWH. Hindi yung DNR nagpatambak. Yung DNR, parang nag-manage lang sila. Na sila yung ano kasi, nasakupan nila itong area na ito eh. Nalinisi nila. Di ba? Para sa akin. Ano opinion mo doon? Sa akin talaga, idol. Ito. Ang DPWH ay under ng DNR. Sila yung gumastos. Di ba, idol? Ito, idol. Hindi naman tayo expert. Pero para lang sa akin, ang pagkakalam ko, ang DNR, ang DPWH, under ng DNR. Tapos, ang DNR, di ba, ano siya, i-utos, kumbaga, galing sa taas. I-utos niya sa DNR. Ang DNR, i-utos niya sa DPWH. Ang DPWH, i-utos niya sa mga sa ano mga tao niya. Yan ang mga ano ngayon na mga naggagawa sa DPWH. Ang DPWH ito lahat ng mga ano kalsada ay doon. Yan ang mga kalsada, DPWH yan kasi Department of ano ba ano DPW Department of Education, Public Works, Public Works and Highways. Education. Idol, puro highways ang kanilang pag din ara idol overall. Overall yan. Pati basta yung sinasabi natin na pag DNR, lahat ng kalikasan natin ay sakop po ng DNR. Luzon, Visayas, Mindanao. Overall DNR idol. 'Yun ang tatandaan mo pag kami nagsayo, nagano sayo, sabi mo hindi. Ayun idol, tatanong ako sa ikaw lagi live ka diyan sa reclamation area. Sino po ba yung nagpapagawa diyan sa ano sa reclamation area? Ito idol, umpisan po yan. Umpisan po yan sa ano, hindi man tayo expert. Eh, sinatlo po yan dyan eh. SM, Manila Solar City, at saka itong Horizon Manila. Idol, tinanong mo sa akin, ako muna ang magtanong sa'yo, sa pagkakalam mo, sino po? Eh, nanatanong ako sa'yo, hindi ko po alam, dahil ikaw nakaunag live na doon. Hindi. Ako idol, hindi ko rin alam, pero sabi kanina ni Idol Warren, ay... Ang reclamation na yan ay under po yan ng pag dito sa may MOA. No? Yung ano, yung expansion. Oh, yung expansion doon. Oh. Tapos ang sa gitna po ay ang ano ng Manila Solar, Manila Solar. Oh. Tapos dito ay sa Horizon. Pero ang nasimulan po yan ay doon. Hindi ko maano kung sino ba talaga ang ano yan, pero nasimulan niyan 2016 panahon ni Gerard, di ba? At naibang patuloy yan ng panahon ni DDM. Yan, ganun. Naman hindi na magduduro ano yan kung si Gerard. Ang ano yan idol, bago kasi ang isang proyekto kasi, bago yan masimulan, kailangan may pirma po ng ating si presidente. Siyempre. Tsaka may plano. Oo. Yan, ganun po yon. At hindi po yan, kahit na sabihin mo natin, under po siya ng, tawag dito, yung MOA, ay gobyerno pa rin ang, ano po dyan, ang... Kailangan pa rin nila magpahalan. Oo, gobyerno pa rin. Buong Pilipinas, Kailangan, una dyan, aprobado ng DNR. At saka, aprobado ng ating presidente. Oo, at diba? Sa DNR, ibig sabihin, kung sino man magpapagawa dyan, ay siguradong magkailangan nila mag-tax. Ano ba hinihintay yan eh? Yes, of course. Oh, di ba? Ganon. Alam mo ba ito na ang plano niya dito sa may Quirino Avenue, lalagyan ng tulayan papunta ron sa Solar Manila City? Ayan, ganon. Tama po. Tapos, sa inyong pagkakalam, dahil lang ibang mga vlogger na nagbablog doon eh, hindi nila alam kung ano, sabi nila. Maganda yan pag wala, hindi lang ako magbanggit ng mga vlogger na kaibigan natin mga vlogger. Okay. Sabi nila, ang mga barko na yan, ang mga tinatambak na yan daw, sabi daw nila, pero mali yon. Ang tinatambak na buhangin na yan ay galing daw sa iba't ibang
probinsya. Pero ang ano doon, mali po sila. Ang totoo po diyan, diyan lang po gumagaling sa may gitna. Hinukay po nila yan, sinisipsip nila sa ilalim para lumalim. Para lumalim. Pagdating ng panahon na magkaroon po ng island diyan, ang bawat pagitan ng island ay malalim. Tapos kung may dadaan ng mga barko, siyempre dahil sa hinukay yan, kahit na cruise ship dyan, pwedeng dumaan. Pero kung hindi po nila hinukay dyan, hindi nila hinigop sa ilalim, hindi hinukay, basta nagtabak na sila dyan, darating yung panahon, wala nang barkong na makarating dito. Totoo. Diba? Kaya ang ginagawa, hinuhukay sa ilalim, sa gitna. Kumbaga hinihigop sa ilalim, binubuga. Tapos, kung saan nga party lang, tatambakan, doon binubuga. Ayun. Pero dito sa ano, pinaka, ano niya, ay pinapalalim. So, yun. Para pagdating panahon na may, ano na tayo dyan, may tulay, sa ilalim ng tulay, malalim pa rin. Malalim yun. Hindi siya sayad. Okay, so, cruise ship, hindi sa parating barko, pwedeng dumaan. Katulad ng Sisilix. Ayun. Cordoba, Cebu, Cordoba, Leng, ay hinukay din niya sa ilalim. So, kinurik mo lang naman. Bago nilagyan ng tulay. So, kinurik lang mo yung mga ibang, ano. Kinukurik ko lang ang mga ibang natin, mga vlogger. Sabi nila, ano daw, China na yung... Ang nago, ano dyan, ang ito, i-clear natin. Ang ano na, ang mga barko na yan dyan, sa totoo lang, ang mga barko dyan, nakita ko, Wanghai. Yan, Wanghai, ibig sabihin, China. China ang mga barko na ginagamit dyan. Na gumagamit dyan. Ibig sabihin, parang ang China ang nag contract dyan, kumbaga gumagawa lang. Contractor. Contractor. Sila yan ang mga gamit nila. Kasi sila ang may gamit, wala naman tayong gamit sila na ganyan. Sila may kakayaan. Kaya kinukuray ko lang sa mga kapwa natin, mga vlogger, na sinasabi nila na sa iba't ibang bahagi ng probinsya na gagaling ang mga tinatambak dyan. Po, di ba? Tapos yung isa pa sa Binondo Intramuros of Hits, ang mga nag-live doon, ang akala nila ay talagang proyekto talaga ng gobyerno natin yon. Kahit ikaw, idol, baka ang inisip mo gobyerno natin ang may gastos doon. Napanood ko yun, yung ano doon, yung mismong inauguration noon ay yun, dinonate yun ng ano, ng China. Yan. Ang iba kasi mga vlogger, nag-video kasi ako doon, sinabi kong ganun. May nag-comment sa akin, may nag-gugba sa akin. Tapos sabi ko, ano po bang gusto niyong sabihin? Ang nag-project ko ba yan ay si Isko? Ganun po ang gusto niyong sabihin. At ang Pilipinas, walang gastos dyan. China. Sa ano, sa may Binondo Intramuros Bridge, walang gastos ang Pilipinas dyan. But boss, binigay po yan ng ano, dinunit po yan ng China para sa atin for friendship. Yan ang totoo. Tapos ang contractor, kaya nakalagay doon Philippines, vlog ng Philippines, pero nakalagay project of China. Wala naman nakalagay doon project of the government eh. Nakalagay doon project of China. Sino po ba ang nag-project? Di ba ang liwa-liwanag? China talaga yun. Pero dahil linagyan ng ng flag ng Philippines at ng flag ng China, ibig sabihin, nakipag-coordinate o nakipagkaibigan. Friendship yan. For friendship. Yun ang bridge for friendship, China and Philippines. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. O di ba? Yun ang ano. Ngayon, nung sinagot ko yung nagbabasa akin, wala na, hindi na sa sumagot. Pero ano masabi mo sa kanya? Sabi ko, bago sila mag-bus, mag-research din muna sila. Kasi ako, hindi ako nagre-research. Sa totoo lang, bakit ito nasabi? Si Papa Ben niya, hindi niya alam eh. Tapos sabi niya, nagre-research mo ba, Idol Rex? Sabi ko, hindi ko ni-research, kundi tinanong ko mismo sa kontraktor. Kaya nalaman ko. Kahit di mo research yan, nung unang pag ginawa dyan, binalita na talaga yan. Nasa priorito ng China yan. Diba? At saka, bago ako nagsabi, tinanong ko muna ang contractor doon nung ginagawa pa yan. Hindi pa nga yan nag-umpisa. Hindi pa nga yung binumpisa yan eh. Ano pa lang yun eh, yung tawag dito, dinalagyan ng bakod. Bakod pa lang. Sabi ko, ano po bang kanino po bang project yan?
sa Pilipinas po ba yan o ano o talagang China lang. Sabi niya, donate po ito ng China para po sa pakipag-prinsip ng China sa Pilipinas. Para po relasyon, donate lang. Parang donate nila. Kasi nga, bakit nila dyan linagay? Bakit? Kasi nga, Chinatown at saka Intramuros. Tama. Para saan? Para sa negosyo. Negosyo nila. Yeah. Para madali lang makapunta. Kasi divisoria eh. Diba? Para madali lang makapunta dito sa kabila, madali makapunta sa Chinatown doon mismo sa negosyo nila. Yun ang purpose nila para ang sa purpose nila. Dahil andyan ang divisoria. Pero hindi mo sila makita na nag-donate ng tulay sa Cavite. Dahil wala naman sila doon eh. Kaya diyan nila pinatayo dahil purpose nila makatulong sa mabilis ang kalakaran ng negosyo. Oh, para may traffic pa doon. Yan. Pagka gusto nyong magtanong, dito kayo magtanong kay Idol Marlon.